back in the late 2000, hindi uso ang MPVs. Ang mga family cars noon ay mga van. Oo, tama ka dyan, Senpai. Pero may naging segment breaker noon eh. Kasi gusto ng mga Pilipino smaller vehicles na marami pa rin pwedeng masakay na tao. Oo. Sliding doors, mababa ang ground clearance, madaling sakyan at maraming pwedeng isakay. Oo. But something changed with the Carnival, di ba? In terms of styling, tsaka amenities. Mas matalas ang mga lines, mas elegante ang datingan ng sasakyan to. Oo, tama ka dyan, Senpai. At ngayon, dumating na dito ang 4th generation Kia Carnival. Full-blown first-class minivan na siya. Hoy, hindi ito minivan. Kia calls this the GUV or Grand Utility Vehicle. Ah, okay. At siyempre, sa presyo pa lang, medyo mapapa-atras ka dahil ang sasakyan to ay 3,038,000 pesos. Medyo mapatitig ka lang. Oh, pero wag lang natin titigan, Senpai. Reviewin na rin natin itong 2022 Kia Carnival SX. Okay. Oh. Let's go. Invite mo muna silang mag-like and subscribe. Well, sige. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like kayong makauna sa aming mga latest videos. At syempre, yung mga hindi pa nagsasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo kasi ang target natin ay 400,000 subscribers before the end of the year. Tama, Senpai. O tara, punta tayong Perya. Perya. First class to. Executive ang datingan. Let's go to the Carnival. Oo nga pala. O taga, Senpai, bago ako sumakay. Yan, o. Haba. Ayos. Executive. Tara. Bye. Let's go to the Carnival. Mayating sa Pasig. Boom na boom. Kala ako first class. Di ba Perya sabi? Bagay, o. Sabi mo, Carnival, tayo pupunta. Kotse na. Sa harap, ang pinaka-noticeable dito ay yung bagong Tiger Nose Grille, which extends to the headlights. From an angle, kung titignan mo siya, medyo concave or palubog. At the headlights are slimmer but sharper that complements the boxy appeal of this minivan. Oo nga, no, Senpai. Ganda. Ayan, no? It has an all-LED lighting system including the automatic dual projector headlights. Silipin natin makina. Sige. Sige, buksan ko lang. Makina. Alright. Ako na, set pa. Yan. Okay. Uy, medyo malayo. And... Nashoot din. The Kia Carnival is powered by a 2.2-liter Smartstream turbo diesel engine that delivers 199 horsepower and 440 Nm of torque. And then the engine is connected to an 8-speed automatic transmission. In terms of fuel economy, nakakuha kami ng 9.5 kilometers per liter while driving it within the city at an average speed of 20 kilometers per hour. And then sa open highway naman, we were able to get 20.3 kilometers per liter while cruising at speeds of 80 to 85 kilometers per hour. Tipid, no, Senpai? Oh. Sara ko na ulito! Sa gilid naman tayo. Sa gilid. Yun o, Senpai. Dito sa gilid ng Kia Carnival, it has an SUV stance. Tapos yung kanyang character line dito connects to the railing ng kanyang sliding doors. Yung sliding doors na yan, magkabilaan yan. Ha? And it can be controlled by a remote and can be closed by a button or handle. Kasi automatic yung sliding doors na yan. Tapos one of the design details na nagpapaangat dito sa Kia Carnival is nandito sa kanyang C-pillar. Ito, itong silver trim dito. Diba? Para siyang modern Japanese knife, no? Kahit Korean car, parang Japanese yung imagination ko lang yun. Pero it adds that style points na sa gilid ni Kia Carnival. Tsaka ang ganda nung detail this one, yun, di ba? Oo nga, diamond. Yes, lalo na pag nasinaga ng araw, pag umaandar ka, parang naglo-loading or may modern touch yung kanyang side profile. Likod kaya, tignan natin. Tara, tignan natin likod. Oh. At the side, there are power folding side mirrors, 19-inch alloy wheels with disc brakes on all corners.
O tara, Senpai, dito tayo sa likod. Yan, o dito sa likod, kitang-kita na very prominent yung taillight assembly nitong Kia Carnival. O, kamukha niya yung ano, si Cyclops sa X-Men. Ingat ka, baka may lumabas na laser dyan. Oo nga, no, Senpai. Pero hindi, no, ang tanging ibubuga nitong Kia Carnival is yung kanyang massive cargo space sa loob. Tsaka ano ha, dagdag ko lang ha, dito sa likod, wala siyang chrome accents, matte silver lang. Sa ang ganda nung ano, ng pagkaka-design. Tama ka dyan, Senpai. Tsaka yung curves niya, hindi masyado protruding or hindi masyado nakalitaw. In that way, mas magaan tignan, di ba? Mas maganda, mas magaan sa mata tignan. So, buksan na natin ang tailgate. Ay, yan ang pinakamaganda mong sinabi, Senpai. Ikaw ba pipihit? Siyempre. Ayan, siyempre. Your favorite. Tama na. Powered tailgate. Wow. Powered tailgate. I like this Kia Carnival, ha? Kasi it has powered tailgate. Yeah, and it also has a very generous cargo space, ha? Ba't bigla tayo naging konyo rito? Ewan ko, Senpai. Sinusundan lang kita, eh. Tama ko, eh. No? Pero, no, dito sa likod, no, with the rear seats up, meron pa rin 627 liters of space itong Kia Carnival. Kasi yung cargo area niya dito sa likod ay nakapalubog. Kasyang-kasya kahit medium size na maleta. Oo nga naman, Senpai. Tsaka, no, unlike any other third row seats na nakita natin, iba yung folding mechanism or yung folding operation nitong nasa Kia Carnival. I-fold nga natin. Tingnan sige, tingnan natin. Oh, tara, tingnan let's natin. Explore. Oh. So, may number, Senpai. Ito, 1. Okay, baba lang natin, baka tumama sa ano. Sige, Senpai, ilahin natin. Ilahin natin. 1, 2. Ano ba, matindi. Sige, Senpai, hilahin mo rin. Yan. Ah, okay. Diba? Medyo, diba? Oo nga. Tap. Pero luwag no, Senpai. Oh, luwag ah. Pag pinod mo yan, kasya sa loob, 2,785 liters of space. Kasya rin ba yung inflatable pool dito? Oo naman. Kahit nga table, pwede. Pati maglagay kang bisikleta. At bilang isa kang executive, pwede kang mag-zoom meeting sa loob habang may table. Yan ah. Ganun lang touch mo doon, Senpai ah. Yan. Mga galawang. Senpai. Yan. Executive eh. Sarado na. Yan, Senpai. Power. Power, tailgate. Papa power. 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 Tailgate. Papa. In terms of size, the Kia Carnival measures 5,155 millimeters long, 1,995 millimeters wide, 1,740 millimeters tall, at may wheelbase na 3,090 millimeters and may ground clearance of 172 millimeters. Dito naman tayo sa third row. Medyo masikip lang, tsaka mahirap pumasok kasi dito ka sa gitna ng second row papasok. Kasya ang tatlong Stanley or dalawang Vincent. Dito sa loob ng third row, merong iba't ibang klaseng bottle holders and cup holders. Magkabilang side ito ha. May USB port which is very ano malaking bagay lalo na syempre pag long drives kasi nag-charge kayo. At may air vents, dalawa. Meron ding privacy shade. Siyempre, pag maaraw, kailangan mo yan. Ayun. Dito tayo sa gili. Maluwag naman ang leg room pero ang nakikita kong disadvantage, pag ginamit yung captain's chair, tapos biglang humiga si bossing, kailangan pakiusapan para hindi kayo masyado maipit. Yun. Overall, okay to, maluwag. Kompleto. Ay, Senpai. Pare, welcome to the second row. Yes. Oh. Pakikipasok. Ayan. Pre, ano din? Oh, kita mo na. Pwede mong buksan yan kalagitnaan habang nagsasara. Oh? Oo. Sige nga. Sige, buksan mo. Ito, ha? Oo. Ito, buksan mo ulit. Ayan. Ito, buksan mo. Pindutin mo ulit. Ito naman kaya. Ayan, pwede. Okay. Diba? Oo. Parang sa elevator lang, diba? Oo, pag may papasok pa, okay, diba? Pwede. Pag may humabol. Oo, humabol. Ayan. Okay ka, Senpai. Napuntang elevator, ha? Di ba? Kasi ito, Senpai, since nasa second row na tayo, ibang mga luxury vehicles kasi, pag may captain chairs, sold na. Oo. Pero that's not the case dito sa Kia Carnival. Kasi yung captain chair dito ay maraming buttons, di ba? Pwede pang mag-go forward, tsaka side to side. Yan, oh, yan. Oh, yan. Side to side. Side to side. Forward. Forward. Yeah. Very good, Senpai.
Tapos may zero gravity position pa itong upuan. Also, meron itong heating at cooling function. Upuan, di ba? Ito. Ano-ano. Yan, side to side. Side to medyo side. Mahirap yung side to side. Kailangan ng tulong. Yan. Ayan. Yan. Oh, di ba? Tapos, aside from that, meron tayong dedicated control for the aircon dito sa likod. Para ikaw na bahala mag-adjust, di ka na maghihingi ng tulong. Diba? Ganda rin yan. Tapos marami ring storage compartment dito sa second row. Meron tayong bottle holder dito. Tapos samahan mo pa nitong cubby holes dito sa may center console. Mm-hmm. Diba? So marami ka talagang pwedeng paglagyan. At Senpai, meron din tayong 12 volt socket. Diba? Oh, may lagayan pa rito. Sa yes, dalim, oh, diba? Just in case kailangan mo yan. Oh. Siyempre, itong second row natin, dahil captain's chairs, kailangan nagcha-charge ka ng cellphone dito sa USB port. Ayan, magkabila. O ilalagay mo yung cellphone mo dito, nagcha-charge ka, and then na-adjust mo yung captain's chairs. Pwede kang nakahiga. Ito, papakita natin. Maala lazy boy, ano? Medyo lazy boy yung pausod lazy boy yung dating niya. Pausod. Yan. Patulog. Yan. Umangat na ba? Hindi pa. Ayan. O, di ba, senpai? Oo. Ready. Pag nakabuka, parang nakabuka ka ako rito, pare. Hindi pa alam kung ano yung ready. Pinababa ko yan. Pwede mo yan, ipababa. Oo, na-adjust din pala. Na-adjust mo yan. Nice. Diba? Tapos, pwede ka rin chillax. Ito. Lazy boy yan dating. Diba? Siyempre, boss ka. Buong araw ka nagtatrabaho. Pipirma-pirma ka ng check. Eh. Dapat naka-relax ka pagka... Napagod ka, kakapirma ng check. Pagod ka eh. Oo nga naman. Diba? So, boss na boss talaga datingan mo pag nandito ka sa second row. Tsaka senpai, add ko lang, meron din pindutan dito. Para doon sa front passenger. Siyempre, pag kaganyan kasi sasagad ka na eh, diba? Oo. Sagad na yung upo mo. Para ma-maximize mo yan, pwede mo siyang iusod. Ikaw na bahala. Mm. Diba? In that way, mas makaka-chill ka ng todo, di ba? Ano ang traffic? Relax ka lang. Oo. Ayan, no? Kaya mong driver mo mamproblema. Oo, ano man, senpai. Pero in this case. Pero in this case, baka wala akong driver. Dagdag ko lang, pare, ha? Yes. Ito, malaking bagay pagka, syempre, masyadong maaraw, yung privacy shade. Ay, oo. Pakita mo, isuot mo nga yan. Tingnan natin. Ay, suit na suit. Parang suit na, Steph Curry, ha? Oh, tapos, meron tayong sunroof. Malaki-laki ito. Oh. At dalawa yan, senpai. Dalawa. Harap, tsaka dito sa second row yan. So, doon na tayo sa harap. Tingnan natin. O, tara, senpai. Oh, sige. Baba ko muna ito, bago ako ma-chill dito ng todo. Ayun, senpai, dito tayo sa front cabin ng Kia Carnival. Oh. Diba? Napansin ko lang dito ng senpai, medyo weird na may analog gauges pa din siya considering the price point of this vehicle. Pero tingin ko naman, trade-off na yun, yung awesome na second row. Yes. You can't have it all. Tapos ito pa, meron tayong leather steering wheel with tilt and telescopic adjustment. Tapos merong glossy black trims dito. Diba? Ayan, tingnan mo senpai ah. Para, yan o. Oh. Yan. Pwede ibaba at up and forward and backward. Para mas madali mong makikita or makukuha yung most preferred driving position mo. Tapos itong inuupuan natin, senpai. Speaking of, ako muna. Dito sa driver's seat, meron tong 8-way power adjust with 4-way lumbar adjustment din. At may heating at cooling function to. Ito, malamig na nga. Oh, yung inuupuan mo. 8-way power din yan, senpai. So, ito pare. Yan. Ginagamit ko. Ay, oo. At may heating and cooling function din. Oo. Diba? Tapos pagdating mo dito sa gitna, meron tayong 10-inch infotainment touchscreen with wireless Apple CarPlay and Android Auto. Combo yan dun sa wireless charger dahil meron din tong Kia Carnival na wireless charger. Diba? Pero in case na ayaw mo naman ng wireless, hindi ka fan nun, meron pa rin tayong USB ports dito. Diba? For your phone. Para on na on ka or pwedeng-pwede kahit anong trip mo. Tapos napansin ko lang dito, no, senpai, is that ito nga, may glossy black trims pa din dito sa center console. At medyo high-touch area tong mga to, di ba? So in that way, mas madali siyang co-collect ng scratches and dust. Gaya ngayon, may nakikita na tayong some scratches dito sa Kia Carnival na unit na to. Tapos ito pa, senpai, yung pinapatungan mo ng siko. Yeah. Yung center armrest natin dito is color cream or light color, di ba? Madaling madumihan. Yan, oo. So in the long run, baka mas madali. Yeah, tama ka. Madaling madumihan, kaya mas kailangan mong linisin. Gaya ngayon, medyo iba na yung kulay ng kanina. Medyo two-tone na siya. Yo, senpai. Ito na sabi mo, dalawa sunroof kanina. Yung isa nasa second row. Ito yung sunroof sa first row. Yan. Tapos, ito ha, yung aircon controls. Hindi siya yung dipihit, hindi siya tactile buttons, ano siya, touchscreen. So yung fan speed niya, kailangan kakapain mo. Oo nga, senpai, gets. Medyo mahirap kung ikaw yung driver kasi
lalo na kung mag-isa ka, hindi mo mararamdaman kung naka-on na siya or naka-off, di ba? Medyo kakapain mo. Siyempre, you have to concentrate on your driving. Agree, senpai. Diba? Agree. Medyo ano nga, no? Touchscreen nga siya. Tsaka sana may mga dots dito para marker mo na yun yung pampalakas, yun yung pampahina, di ba? Pero in this case, wala. So, mas gusto mo yung may button. Nararamdaman ko, ginaganon ko or ginaganyan ko man lang. Yung ginaganon mo, didiinan mo pa. Mm-hmm. Tapos minsan, di mo makakapa. Tsaka diba? Senpai, no? Parang glossy black din dito, no? Yes. So, pagka matulis yung kuko mo, baka magdasgas. Magagasgas. So, ang disadvantage niyan dito, di ba? Meron tayong cooling sa seat. Mm. Malakas yung aircon, hindi mo makakapa. Mm-mm. Pag nagjijingle ka na, ay, naku. Yun, delikado. Gaya nung nangyayari sa akin ngayon, senpai. Actually, halos lahat ng controls dito ay naka-piano black, which is madaling magasgas. Mm-hmm. Oo nga naman. Even yung electronic parking brake, tsaka yung auto brake hold, and yung drive mode selector mo. Tama ka niyo, senpai. Diba? Naka-piano black. Akin din lang dyan. Pati dito sa steering wheel, may piano black accent pa rin dito. Kaya dapat dahil ka nagugupit ng kuko. Oo, buti na lang. Naggupit ako, senpai. Ito pa. Itong diamond pattern dito sa harap, consistent dun sa CP pillar. Yan, nakita sa labas. Diba? Oo. Kung napansin mo, medyo kahawig nung harap yung Kia Sorento. Sa interior ng Kia Sorento. Alam ko siya, sabi mo. Diba? Yung pagkahawig niya sa Kia Sorento is yung kanyang infotainment housing papunta doon sa cluster. Yes. Dito sa digital cluster. Oh. At na-review natin dati yung Sorento. Kaya kung gusto niyo mapanood yun, i-click nyo lang. Yan. Nasa kanan yun, sa taas. Senpai, medyo naiina ako eh. O, tara na. Pwede na. Sige. O, bilis. Bago tayo mag-drive. Ayun, doon sa tabi. Okay. Sige. The Kia Carnival SX comes with cruise control, blind spot detection, lane keeping assist, forward collision avoidance assist, rear cross traffic alert, rear camera with dynamic guidelines, front and rear sensors, power sliding button controls on the driver's side. It also has 7 airbags, ABS, electronic stability control, multi-collision brake system, hill start assist, trailer stability assist, and ISOFIX tethers. Okay, we're now driving the Kia Carnival. Ito, di ba? Ito, senpai, no? Una mong ma-appreciate dito kung ikaw yung magda-drive ng Carnival is yung kanyang throttle response. Kasi pasok agad yung kanyang diesel engine, eh. Yung powered from the diesel engine, dama mo agad. In that way, kung driver ka, tapos may mga pasahero ka, medyo kailangan mong tansyahin yung timpla mo. Kasi pagka naapakan mo ng medyo malakas or medyo mabigat, eh parang, gets mo yun, parang nangangabayo, di ba? Kasi ganun nga kalakas yung hatak niya. So, in that way, kailangan mas tame ka or relax lang yung pag-apak mo sa pedal. Kasi nga, mabilis yung pasok ng pedal power. Kailangan iparamdam mo sa mga nakasakay na executive talaga sila. Oo, na-chill ka. Tama ka dyan, senpai. Tapos isa pa dito, senpai, no, itong Carnival has a very nice forward visibility. Ang luwag. Ito, from my perspective to as a driver, ang ganda ng view ko sa harap. Kitang-kita ko. At ako rin pare, dito ako sa gitna. Best seat in the house. Altang-alta ako rito pare. Di ba? No, yun nga no, senpai, yung forward visibility niya maganda. Ang added pa noon is that butas dito, open dito yung front quarter glass niya, no. In that sense, pagka lalo na sa kabila, doon sa kabilang side, mas makikita mo kung may matatamaan ka bang harang or anything na naka-obstruct doon sa blind spot mo. Ganda nun. And then, ito pa, senpai, yung steering nitong Kia Carnival. It is relatively light for me. Ah. Medyo light siya. Pero yung road feedback na nabibigay niya sa'yo, sa akin as a driver, is maganda. Parang it has this total sense of control pa rin doon sa buong vehicle. Ayan yun. Tapos sumusunod naman siya agad. It has this direct feeling. No? And it follows kung saan mo i-point, susunod agad yung vehicle. Which plays to your advantage, lalo na kapag ka nagsi-city driving ka. Tapos, senpai, ito, nung dinrive ko to sa expressway, meron tong lane centering function. Ba? Lane centering. Para, siyempre, expressway, mahaba yan di ba? Para ma-make sure mo na ikaw as a driver ay nasa gitna ka ng linya. Ngayon, pag naka-activate yun at medyo nag-veer away or nag-steer away ka from the center of the lane, mag-a-adjust yung system for you. Paano yun, Gap? Paano mag-a-adjust yung system for you?
magbibigay ng slight torque itong kanyang steering. Mm-hmm. Kumbaga, in other words, magbibigay ng nudge para mabalik sa center yung vehicle. And in case inaantok ka, no, medyo nabitawan mo, while you're driving on the expressway, magbibigay ng warning itong Kia Carnival na keep your hands on the steering wheel. Stay on your lane, tsaka gumising ka. Tama, tsaka huwag ka matutulog. Pero Senpai, ang isa ko lang nakita dito is that, yes, may cruise control tong Carnival, but it's not adaptive. Diba? Kasi, considering the price point ng vehicle na to, parang, for me, expected mo na merong adaptive cruise control. But then again, feeling ko, kaya standard cruise control lang is that, karamihan ng bibili ng Carnival is that hindi naman sila yung magmamaneho. Yes. Diba? It's just, ano lang to ha, in general, generally speaking, pag bumili ka ng Carnival, siguro, malaki yung chances na may driver ka. So in that sense, okay na rin kahit wala yung adaptive cruise control. And which brings me to my second point, na nasabi mo sa akin kanina, Senpai, wala tong 360 degree camera. Yes. Meron lang siya reverse camera, which okay na rin. At gaya nga nung sinabi ko, ang karamihan na bibili ng Carnival is that may driver. Yes. So, hindi mo na kailangan ng 360 degree camera. And yung driver mo naman, tiwala ka dun, nasanay siyang imaneho tong kotse na to. Mm-hmm. Di ba, Senpai? Kamusta ka dyan, Senpai, sa likod? Pare, ride quality is okay. NVH, maganda. Ay, oo. Sobrang tahimik to, ha. Saka yung makina nga niya, sabi nga natin kanina, kahit na diesel siya, hindi mo masyadong naririnig. Oo. And yung may konting ano lang, body roll, pagka nagsasharp turns ka, may nararamdaman lang akong ganun. Pero hindi naman siya talaga yung ano, nakakabahala. So overall, pare, yung kombinasyon ng NVH, tahimik ang makina, yung captain's ano tayo, naka-captain seat tayo dito, di ba? Oo. Ang ganda nung ano, ng ride quality, talagang mararamdaman mo yung binayaran mo. Yan! Yung pagiging boss mo, ramdam mo dito. Altang-alta ako rito, pare. Oo. Kaya ginagandahan ko rin drive ko ngayon, Senpai, para maramdaman mo talaga na VIP ka dyan. Diba? VIP. Yes! Ayun o, ito pa, Senpai, bago ko makalimutan, itong Kia Carnival also has a tight turning radius na magagamit mo kapag ka magmamaniobra ka. Diba? Ang wide nung turn niya, so in that sense, mas madali ka makaka-J-turn or, yun nga, maniobra. Tapos kaya sa paano, Senpai, kapag ka tinignan mo yung features na naka-integrate dito sa Carnival, masasabi mo na at par siya dun sa kanyang segment rivals. And it can even go beyond yung kanyang mga kalaban. Depende na yan sa preference mo as a driver and as a buyer. Diba? Again, ang presyo ng Kia Carnival SX ay 3,038,000 pesos plus 10,000 pesos kung gusto mo ng mga pearl colors. Senpai, almost perfect na siya as a family vehicle, no? Perfect siya dun sa mga executives looking for a ride that matches their style. Yun nga lang, gaya na nabanggit ni Senpai kanina, medyo may hint ng body roll lang kapag ka nagtitake ng sharp turns. Sa second row yun, ha? Yan, oo. Kaya alaalay na lang kung bigla kayong kakaliwa, yung mga bibiglang liko, hinay-hinay na. Oo nga, Senpai. Tama ka naman dyan, no, Senpai. Pero other than that, no, what I can say is that the Kia Carnival looks good, tas kompleto ng amenities on all rows, tsaka hindi pa bubutasin ang bulsa mo pagdating sa fuel efficiency. Diba? So there you have it, guys. That's the Kia Carnival SX. I'm your host, Stanley Chin, yung senpai ng turbuhan. At ako naman si Marjan Aguilar, ang yung cambio boy next door. Oo. Pinapaalala namin sa inyong lahat na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na Philcoche kasi 400,000 subscribers ang target namin. Sige na, please. Huwag na natin paabutin ng mahal na araw sa 2023. Diba? I-follow nyo ako sa aking mga social media accounts. Kompleto ako niyan. Meron ako YouTube channel, youtube.com/StanleyChi. At ang aking podcast, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcasts. So paano ba yan? Magkita-kita tayo sa next video dito lang sa Philcoche. Bye-bye. Bye-bye. Senpai. Let's go. Nahilo ko doon sa yanig sa Pasig mo. Hindi, ulit. Yung yanig sa Pasig, pare. Ano ba yun? Yung biglang liko sa Santa Mesa. Tayo. Kala ko din. Sige, Senpai. Sakay ka lang dyan, Senpai. Alright. Bye. Thanks for watching. For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philcoche.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka uli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philcoche na!